200 doses ng AstraZeneca vaccine. Regulator-approved vaccines like Pfizer and AstraZeneca will be... Vaccine hope for millions. The rollout of the Oxford AstraZeneca... One-third of the population is now fully vaccinated. Ang virus na Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 o SARS-CoV-2 ang nagdudulot ng COVID-19 o mas kilala sa tawag na coronavirus. Ang COVID-19 virus ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo at nagdudulot ng malaking epekto sa mga aspeto ng ating buhay. Ang coronaviruses ay grupo ng mga virus na nababalot ng mga maliliit na protein spikes na nagbumukhang crown o corona sa salitang Latin. Ang unang kasong naitala ay mula sa bansang China noong December 2019 na ikinagulat ng nakararami. Ang disease na ito ay kumalat na sa iba't ibang bahagi ng mundo na naging sanhi ng pag-lockdown ng maraming bansa. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, mahigit 158 million na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan. Sa pagkakaalam natin ay isa lamang ang virus na kumakalat sa paligid. Subalit ayon sa mga mananaliksik ay mayroong mga bagong usbong na mga variants ang virus na nadiskubre lamang noong nakaraang buwan. At dahil dito, mas lalong nabahala ang mga tao. Kaya't ating alamin kung paano nga ba talaga nag-mutate ang mga viruses at ano ang mga dapat nating gawin upang maiwasan ito. Ang mutation ay madalas na nangyayari sa mga virus. Habang nagpaparami ang isang virus sa loob ng kanyang host, minsan ay nagkakaroon ng mga errors sa pagkopya ng genetic material na nagdudulot ng mutation. Ang mga errors na ito ay maaaring hindi makaapekto o makapagpahina pa sa virus. Ngunit may mga pagkakataon rin na mas pinalalakas pa nito ang virus. Ito ang nagdudulot ng tinatawag nating bagong variants o strains. Tulad ng nangyayari sa evolution, ang mga variants na may adaptive features ang makakasurvive at magpaparami. Kung lumabas na successful ang isang variant, marami ang posibleng maging epekto nito. Maaaring makatulong ang mutations upang mas gawing nakahahawa ang virus. Maaari rin itong maiba ang severity ng virus at mas gawing mahirap ma-detect ng mga diagnostic test. Panghuli ay maaari rin itong matulungan ng virus laban sa mga antiviral na gamot at bakuna. Maraming COVID-19 variants na ang kumakalat ngayon sa mundo. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang variant severity ng mga ito at ang epekto ng mga mutations sa vaccines. Hindi pa rin kumpirmado ang tunay na efficacy ng mga vaccine laban sa bagong variants. Ang strain surveillance ay mahalaga upang malaman ang pinakamainam na paraan upang tuluyang matapos na ang nangyayaring pandemya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong usbong na variants o strains. Una ay ang B.1.1.7 UK variant. Ito ay nakita sa ilang mga bansa, ngunit sa bansang United Kingdom ito unang na-detect noong September 2020. Ito ay kinikilala bilang variant of concern dahil ayon sa mga eksperto, ito ay mas nakamamatay kumpara sa ibang mga variants. Pangalawa, ang P1 o Brazilian variant. Ayon sa ilang mga scientist, ang P1 variant ay mayroong mga ebidensya na mas mabilis ang pagkalat nito mula sa isang tao papunta sa iba. Ang variant na ito ay unang na-detect noong January 2021 sa bansang Japan na mula sa mga Brazilian travelers. Pangatlo, ang B.1.351 o South African variant. Noong December 18, 2020, nadiskubre ang bagong variant na ito sa ilang probinsya ng South Africa. Ayon sa ilang pananaliksik, ang variant na ito ay posibleng resistant sa antibodies na ang ibig sabihin ay maaaring bumaba ang efficacy ng mga vaccines laban dito. Ang pag-mutate ng mga viruses ay hindi maiiwasan, kaya't kailangan ay gumawa tayo ng paraan upang makaiwas dito. Isa na rito ang paggawa ng mga bakuna. Ang mga vaccines ay madalas na ginagawa upang ma-restore ang production ng antibodies at para masuportahan ang ating immune system laban sa iba't ibang foreign bodies na nagdudulot ng mga sakit. May iba't ibang uri ng vaccine na naaayon sa pagkakagawa nito.
Ang unang uri ay ang viral vector vaccine. Ito ay gumagamit ng isang harmless version ng ibang virus na tinatawag na isang vector. Mahalaga ito upang makapaghatid ng impormasyon sa ating katawan at makatulong na maprotektahan ito. Ang mga halimbawa ng bakuna na gumagamit ng uri na ito ay ang Johnson & Johnson at Oxford AstraZeneca. Ang sunod naman ay inactivated vaccine. Ito ay naglalaman ng patay na pathogen. Kahit na ito ay hindi buhay, ito ay makikita pa rin ng ating immune system kaya't makakagawa pa rin ng antibody ang ating katawan. CoronaVac, CoviVac at Covaxin ang ilan sa mga vaccines na gumagawa ng uri na ito. Ang pangatlo ay ang subunit vaccine. Parte lamang ng pathogen ang gagamitin at ang parte na ito ay makikita ng ating immune system kung kaya't gagawa ito ng antibody. Ang ilan sa mga vaccine na gumagamit nito ay ang EpiVac Corona at RBD Dimer. Ang huling uri ng vaccine na hindi gumagamit ng pathogen ay tinatawag na mRNA vaccine. Ang purpose ng RNA ay magdala ng genetic code o instruction na siyang babasahin ng ribosome. Ang protein na magagawa ng ribosome ay ituturing na harmful ng ating immune system. Bilang resulta, gagawa ang ating immune system ng antibody para sa protein na ito. Ang ilan sa mga vaccine na gumagamit ng uri na ito ay Pfizer-BioNTech at Moderna. Upang makatulong sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, sumunod sa physical distancing measures. Ugaliing maghugas lagi ng kamay at gawing habit ng good hygiene. Magsuot ng face mask at isuot ito ng tama lalo na kung may ibang taong nakasasalamuhan. Sa non-essential travels, iwasan ito at tignan kung worth it ba ang pagpunta rito. Huli, iobserba ang paligid at laging i-check ang sarili kung mayroong mga simptomas. Kahit na unti-unti nang dumarating ang mga vaccine sa ating bansa, dapat pa rin laging sumunod sa minimum health protocols para maprotektahan ang sarili at ang ating komunidad.